Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. At ngayon po ay share ko sa inyo yung aking natutunan na isang Arabic breakfast recipe. So, tinatawag po siya na balalit. Kaya gusto ko siyang i-share sa inyo para at least kahit pa paano. Kasi me personally, nagustuhan ko yung recipe na nagustuhan ko siya. Kaya gusto kong i-share sa inyo and madali lang naman din siya at masarap din. Pwede naman siya kahit hindi breakfast, pero ito yung talagang pangkaraniwan na breakfast recipe nila. So, gusto kong i-share sa inyo kung paano siya gawin. And pa-share na rin po ng aking video kung nagustuhan ninyo. At paki-like, and kung bago ka po sa aking channel ay paki-subscribe na rin po and paki-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo pag meron akong mga susunod na mga bagong uploaded videos. So tara na guys, umpisahan na po natin kung paano siya gawin. First thing to do is ro-roast na natin yung vermicelli noodles. Roast muna natin yung small amount lang, yung sa mga 2 piece lang ng round size ng vermicelli. Roast natin siya hanggang mag-golden brown. So roast lang natin siya hanggang mag-golden brown siya. Yan, tingnan mo. Yung ilang parte niya is nag-start na mag-brown. Haluin lang para hindi ma-burn. So, habang ayan, nag-start na siya mag-change ng color, nag-brown na siya. So, tapos pag nag-brown na siya, pero hindi lahat, kumbaga, ha, makita lang natin na yung iba golden brown. Pagka okay na yung kulay niya, maganda na. Halos lahat nag-iba na yung kulay. So start na natin siyang haluin lang ng maigi para hindi masunog. Yan. Tapos lagyan na natin ng tubig. Papakuluan natin yung noodles. Tapos yan, dalagin na natin si vermicelli noodles. Hayaan lang natin siya. Huwag natin masyadong haluhuluin kasi lalabsak siya. Malulusaw. So ayan. Pag medyo lumubog na silang lahat. Kasi inad na natin yung natirang noodles dun sa isang pack. Tapos yan, lagyan natin ng sugar. Ayan. Hintayin lang natin siyang kumulo. Ayan. Tapos pag malambot na yung noodles, okay na siya. Hintayin natin lumambot yung noodles. Pag ayan. Ayan, kumukulo na siya. Pag malambot na, sasalain na natin. Strain natin siya para mawala yung sabaw. Tika sa kaldero ulit. Tapos maglagay tayo ng itlog. Scramble lang natin yung egg. Yan, scramble natin siya. Then, pag okay na si it,
Tayo lang natin maluto yung itlog. Tapos pagluto na siya, pwede na natin ihalo ulit yung noodles. Tapos magbabasta tayo ng tinatawag nilang may jaffron o yung saffron na hinalo sa tubig. Yan. Yan na, nahalo na yung noodles tsaka yung itlog. Halu-haluin lang natin. Kung hindi kayo, kumbaga natatabangan kayo, pwede kayong mag-add ng sugar kung gusto nyo. Pero kung okay na sa inyo yung tamis ng paglagay natin ng asukal kanina, pwede nyo na siyang hindi lagyan. Ayan, okay na siya. Tapos yung ginawa natin na may jaffron, ihahalo ngayon natin sa kanya. Ayan. Para maging medyo yellowish yung color niya. Tsaka mabango. Kasi yung saffron, mabango siya. Nilalagay talaga siya sa mga Arabic food. Ayan. Tapos halu-haluin lang hanggang sa parang medyo madry na siya ng konti. At magbantay yung kulay niya. Haluin lang natin. Pag pumantay na yung kulay niya, okay na siya. Okay, halu-haluin lang natin siya hanggang medyo mag-dry ng konti. Hayaan lang natin siya. Patuyin lang natin kasi yung tubig na nilagay natin, yung tubig na may saffron, para hindi siya parang lamsak ang tingin. Yan. Okay na siya. So, tatanggalin na natin yan sa apoy. Yan. Isalin na ngayon natin sa serving dish. Tapos, pag ano, ayusin lang natin, tapos set aside natin siya. Yan. So, ayan na yung ating balalit. Ang susunod natin gagawin ay maggagawa tayo ng scrambled egg. Babatihin lang muna natin yung itlog, tapos magpa-fry tayo ng yung mga serving size lang na gumamit ako ng maliit na kawali para serving size lang siya. Pero nasa sa inyo rin kung gusto nyo na isang buo na lang siya na ipatong dun sa balalit, or maganda kasi pag medyo presentable pag serving size, kagaya ng ginawa ko. Serving size lang siya. So, pag merong kakain, kukuha lang sila ng isang itlog. Kasi, sinaserve siya na may kasamang itlog. Yan, ito toppings lang siya sa ibabaw ng balalit. Batong lang siya. Yan, lagay natin sa isa. Cute niya, tignan. Ginawa ko siyang maliliit, pero usually ang ginagawa nila dito is isang buo lang na itlog, scrambled egg sa ibabaw. Pero ang ginawa ko para hindi na sila magpuputol-putol ng itlog, gumawa ako ng scrambled egg na ano siya, serving size, para kukuha na lang siya. Kukuha na lang sila. Yan. Tsaka mas maganda siya kasi mas parang feeling ko mas presentable siya kung ganyan ang gagawin natin. Ayan na guys, ang ating ginawang balalit. Kaya if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe po sa aking channel. And pakihit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo pag meron po akong mga bagong uploaded videos. Salamat!
So, ayan na, nakita niya na yung ginawa kong balalit. So, I hope na nagustuhan niyo siya at napakadali lang niyang gawin, di ba? Kaya, try niyo rin na gumawa para malaman niyo yung sinasabi ko na kung bakit ko siya nagustuhan. And please, like and share na rin po ng aking video. And if you are new to my channel, please subscribe and hit the notification bell para po updated kayo sa mga susunod kong uploaded videos. Thank you! Maraming salamat po!